Hello, hello mga kapiso Wi-Fi! So, welcome sa panibagong video natin. Okay, so sa video natin na to, isishare ko lang sa inyo kung paano remote access yung ating mga Microtek. Okay, pwede natin siyang ma-remote gamit yung Winbox or yung laptop natin. At pwede din kahit yung Microtek app na pang mobile. Matagal-tagal ko na din nire-research to kung paano. Marami kasing option paano ma-remote yung Microtek. Meron dyan through DDNS or IP cloud. Meron din yung through PPTP or yung VPN. Pwede rin yung port forwarding, pero mahirap siya or hindi gumagana para sa akin. Kasi nga may problema tayo dito sa Pilipinas, yung mga telcos natin is hindi sila nagpo-provide ng public IP per user. Okay? Instead, meron silang term na yung tawag na CGNAT. Di pa talaga siya clear sa akin kung anong ibig sabihin niya. Pero so far I know, parang may certain group of users, isa lang yung binibigay ng telco na public IP sa kanila. Meaning, isang public IP, maraming gumagamit. Parang ganun. Parang ginugrouping sila sa ng CGNAT. So, ayun. So, kaya naghanap-hanap ako ng iba na pwedeng gawin. Kasi kailangan kong ma-remote talaga yung Microtek sa bahay. Kasi malayo nga ako. Yung bahay namin is nasa Maramag, Bukidnon. Tapos ako, dito ako na-assign ngayon sa Pagadian City. So, nagawa ko na to siya. Ipapakita ko na lang muna sa inyo kung gumagana ba. Okay, so, una natin gagawin. Check muna natin yung aking internet para makita nyo kung saan ako nakakonek. So, connected ako through Wi-Fi. Tapos yung SSID ko is yun nga, yung may pangalan pa ng Pagadian branch na aming kumpanya. Ang gamit ng internet dito sa office is Globe Fiber. Tapos wala kaming Microtek, direct lang. So alam niyo naman kung nasusubaybayan niyo yung mga previous vlogs ko, yung network ko sa bahay is Smart Corpo SIM. So, kung titingnan natin dito yung IP ko. Yan. So, kita nyo naman, basta ganitong gateway, Globe po yan. 192.168.254.254. Okay, tapos yan yung IP ko. Pwede rin natin tingnan yung aking IP. Mag-search lang tayo sa Google. IP. Yan, my IP address. Yon. So, ito yung public IP ko. Okay, so kita nyo yan. Yung ISP ko is Globe. So, pero mali itong city. Wala pa ako sa Davao. Nasa Pagadian po. Yan. One thing para ma-check nyo kung gumagana yung public IP na nakikita nyo. Is pwede nito siyang i-open sa browser. Tingnan nyo kung anong lalabas. Kasi kung okay to, lalabas yung modem mo. Yan. So, sa akin, okay. Kasi lumabas yung modem. Ibig sabihin, gumagana, walang CGNAT yung aking network dito. Pero sa bahay, wala. Walang dynamic IP doon. Kaya nahihirapan akong mag-remote. Pero dito sa office, okay yung connection namin. Gumagana yung public IP niya. Okay? So, ganun yung isang way, guys, para ma-check kung hindi ka tinamaan ng CGNAT or kung may dedicated public IP ka, yun nga, mag-search ka lang ng IP sa Google, tapos lalabas doon yung IP address mo. Tapos yan, i-type mo lang yun sa browser kung lalabas yung modem ng ISP mo. Meaning, may dedicated public IP ka from your provider. So, tingnan nyo, 192, then makikita nyo rin dito sa 1IP, 192. So, yung sa bahay, iba yung lumalabas dito, iba din yung lumalabas dito na 1IP. So ngayon, try kong i-access yung aking router gamit yung Winbox. Yan. Yes, guys, kahit nandito malayo, pwede ko yung i-access through Winbox. Yung router ko na yun. Okay? So ganito yung magiging address niya. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya kung saan ko yan kinuha at paano ko yan na-set. So mag-connect tayo. Hopefully, hindi pinatay yung... Ayun! So tingnan nyo, guys. Oo, di ba? Nakukunek ko siya kahit malayo. Tingnan nyo yung aking addresses.
Yan, oo, di ba? Yan yung aking LAN at saka hotspot. So, di ba malayo? Ito yung IP ko ngayon, dito. Baka ayaw nyo kasing maniwala. So, confirm lang natin. So, ayan yung IP ko. Sige, IP ko pick ulit. Yan. So, yung IP ko is from Gloom. Tapos, ito yung mga naka-assign doon sa bahay. 50 at 55. O, diba? So, yan guys. Na-access ko yung aking Microtech. So, pwede kong ma-check yung queues. Pwede kong ma-check yung aking hotspot. Yan, kung sino yung mga nakakunik. Yan, at saka mapapansin nyo, sa session, yan, dyan ako nakakunik. Oo, diba? Ang lupit. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo sa mobile kung paano. So, dito sa mobile, yan, kita nyo yan. So, same pa rin yung address. Yan. Ito pala guys is Microtech app to. Ayan, yung na-download sa Play Store. Ayan, ito. Itong kulay red na to. So, tingnan natin kung ma-access natin. So, again, connected ako dito sa pagadian pa rin. So, tingnan natin kung maka-connect tayo. Connecting. Ayun, connected, guys. Okay, tayo! Ay, ko, ang lupit. Oh, diba? So, kahit saan ka, pwede ka nang mag-monitor ng iyong Microtech. At sa napakadaling way pa, oh. Pwede mong gamitin sa app, pwede mong gamitin sa Winbox. Oh, kahit simultaneous, oh, sabay ko silang i-open, pwedeng-pwede. Oh, di ba? Ganyan kalupit yung na-discover kong technique. Paano to siya ma-remote. At saka, napakadali lang din. Okay? So, bago tayo mag-proceed, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa channel natin, malaking bagay po yun sa akin kahit papano. At na-encourage po tayong gumawa pa ng ganitong content in the future. So, ngayon, proceed na tayo doon sa pinaka-tutorial kung paano gawin yung ganitong technique. Okay, so, ang first na gagawin nyo guys is i-open nyo itong website na to. Postdns.us. Ayan guys, i-open nyo tong website na to, hostedins.us, and then dapat Indonesian site kasi to siya, then dapat mayroon kayong translator sa mga browser nyo para maintindihan nyo yung mga sulat. Nag-o-offer sila ng yan, mga VPN remote, mga DDNS, at sa mga reverse proxy, mayroon din silang cloud hosting. Okay, so mag-create lang po kayo dito ng account, free naman siya. And then, ang kagandahan pa nito, pag nag-register ka, meron ka pang free na makukuhang 2,000 RP coins. Which is, explain ko sa inyo mamaya kung anong paggagamitan yan later on. Okay? So, mag-register lang kayo. So, yan. I-comply nyo lang kung anong mga hinihingi niya dyan. Ako kasi is nakapag-register na, so hindi ko na yun siya gagawin. I-indit nyo lang sign up. Magsisend sa inyo ng notification or confirmation sa email na ginamit nyo. I-follow nyo lang. Okay? So, mag-login ako sa account ko. Yan. So, ganito yung magiging dashboard mo. Yan. So, makikita mo dito yung 2,000 na sinasabi ko. Ang term nila dito, ang term nila doon is tunnel coin. Yan. So, sa akin kasi, bumili ako ng 10,000 kasi may mga pinagagawa pa kong iba. Pinagta-try-try ko. Okay? Pero free yun, guys. Within pagka-register mo, may 2,000 kang free dito. Which is napaka-importante nun. Okay? And then, next na gagawin mo, guys, is punta ka dito sa VPN remote. Yan. And then, create VPN ka lang. Dito sa VPN server, pipili lang kayo dito ng mga server na hindi pa pull. So, mostly, pull na eh. So, I suggest na kunin nyo lang yung mga ASG or yung mga Asia na server para mabilis. At saka makikita nyo dito guys, may corresponding coin siya na parang kabayaran niya. So, sa ASG3 example, yung coin niya need natin is 2,000. Yan. So, kita nyo dito sa dashboard mo, since new user ka, so may tunnel coin ka dito na 2,000. So, yun yung pwede mong gamitin. Good for 1 month.
Bali, may recurring fee siya na 2,000 RP or Indonesian currency every month. Pero napakamura lang yan, guys. Kung titingnan natin dito, mayroon ako ditong converter. So, 1 RP or Indonesian currency is, tingnan naman yung equivalent sa pera natin. So, kung 2,000 yan, magkano lang? Ayan, so sa pesos. O, diba? So, sabihin natin 7, round off. So, every month, need mo ng 7 pesos para always active yung VPN account mo dito sa kanila. Ganun lang kamura. Okay? So, ako, bumili ako sa kanila ng 10,000. Ayan, so, nagbayad lang ako ng 33 pesos. So, ayan, nakita nyo kanina. Meron akong 8,000 na lang na tira kasi may ginawa kasi akong iba bukod doon sa remote Microtech. So, ayun. So, pili ka dito ng server. So, dapat Asia server yung piliin mo. I suggest para mabilis yung connection mo. Meron ditong mura yung US pero malayo kasi to. Pero, pwede mong i-try kung okay naman. So, for me, ito yung gamit ko is G3. Yan, and then dito sa username, ikaw na bahala kung anong username yung ilalagay mo. May limit to siya, guys. Siguro mga 6 characters lang. Try nga natin. 7 characters lang pala. Pwede mong lagyan dyan ng email icon. Okay, and then password mo. Dapat secured. And then dito sa port, napaka-importante nito. So, for example, gusto mong i-remote yung Microtech mo gamit yung Winbox. So, dapat ang ilagay mong remote dito is 8291. Okay? Sana malinaw po yun. At kung gusto mo naman na i-remote siya na gamit web browser lang, so pwede mo itong gawing 80. Yan. Okay? So, in my case, 8291 yung gagamitin ko kasi nga Winbox yung gagamitin ko ito. Yan. So, wait lang. Tapos, punta ka sa VPN list mo, makikita mo na yan siya, ganyan. And then, ang importante dito guys is itong tatlo. Yan, yan, at saka ito. Ngayon, punta tayo sa Microtech at mayroon tayong isi-set up doon. Okay? So, again, i-connect ko lang yung Microtech ko. Yan. So, connected na naman ako ulit. Yan. So, dito guys, sa interface, gagawa tayo dito ng OVPN interface. OVPN client interface. Dito sa interface, dito sa add, hanapin nyo lang yung OVPN client. Yan. So, pwede nyong lagyan ng pangalan kung anong gusto nyong pangalan dyan. So, kayo na bahala. Pero, importante dito is dito sa dial out. So, dito sa connect to, ilitan lang natin konti. Yeah. So, dito sa connect to, ang ilalagay nating value dyan is yung nandito sa ito, server. Yan. Yan yung i-connect natin. Ayan yung ilalagay natin. Okay? And then dito sa port, hayaan nyo lang siya na 1194, huwag nyo nang palitan. And then mode, IP, ganun pa rin. And then dito sa user, yun na, yung create mo kanina, ito, username. Yan. And then, password, siyempre, yung password na ginawa mo rin. Yan. Okay, so ang profile, dapat naka-default lang yan. And then, certificate, none. And then, yung auth, dapat naka-SHA-1. And then, yung zipper is Bluefish-128. Yan. So, pwede mong lagyan ng comment kung anong gusto mong comment dyan. Dito siyang status. Yan. Dapat connected siya dito and then dapat running. Okay? Pwede niyo siyang i-try. So, paano siya i-try? Ito yung gagamitin nating address. Yan. Itong SG hanggang dito sa 4597 which is, yun yung makikita niyo dito sa akin. Ganyan. So, tingnan niyo kung mag-disconnect ako. Ayan. So, yan yung ilalagay ko dyan. Ito. Itong address na. Itong address na to. Same sa aking mobile. Ganun din. O, ayan o. O, diba? O, dito lang yan.
So, pwede niyang i-try kung makakunik kayo. Pero pag hindi pa, usually kasi tulad sa akin, yung ginawa ko to, hindi agad ako nakakunik. Siguro mga 20 to 30 minutes muna. Bago ako nakakunik. Siguro, hindi pa agad kumagat yung setting sa server ng host DDNS. I don't know. Pero, yun ang nangyari. Pero kung successful na, so yun nga. Pag click mo lang ng connect, mabilis siyang connect. Ayan, no? Okay. Ano kung titingnan mo yung interface ng OVPN client mo, ayan, may pumapasok siyang PXRX. Meaning connected siya. So, ganun lang guys, kadali. Mag-configure ng remote MikroTik. Maybe in our next video, try naman nating i-remote yung modem mismo. In my case, yung aking backmamba dun sa bahay. Tinatry ko siyang gawin, pero hindi akong papasok. Siguro may need pa akong kalikutin konti. Okay? So, kung ano yung magagawa mo dun sa actual na MikroTik mo, or actual site mo, pwede mo rin gawin dito. Walang ka-problema-problema. Yan o, so meron nag-trial sa aking hotspot. Sino kaya to? Gabing-gabi. Baka tanong nyo guys kung ano yung gamit kong config, kung ano yung pinakita ko sa inyo dun sa anti-lag video ko, ganun ba rin yung config na gamit ko dito. Yan o, Q3 ko. Ang cute. Ginagamit ko itong config ko na to mga more than a year na. Ganyan lang yung Q3 ko. Yan. Then yung mga games ko, nakapastrack yan lahat. Yan, dito sa firewall and then fertile rules. So, ayan, oh, fast track. So, may mga nababasa akong comment na kapag nag-fast track daw is hindi kayo nakakatuloy sa ML. Di ko alam kung anong naging problema, pero sa akin kasi is hindi naman. Nakakapag-ML naman ako nang walang problema. At syempre, walang lag. So, yun lang. And then, kunting payo lang. Kung talagang seryoso kayo sa pag-pipiso wifi or pag-hotspot or kung ano-ano pang internet business na papasukin nyo, kailangan nyo po ng MikroTik para sa bandwidth control at management. Kahit gano'n pa po kalaki yung speed ng internet nyo, kung wala yung proper management, talagang lag po yan. Experience ko na po yan dati. Marami na akong piso wifi system na sinubukan. Kasi nga, naghahanap ako kung saan effective yung bandwidth management. Pero, wala. Umasa lang. Not until nasubukan kong mag-MikroTik. Doon na naging smooth ang lahat. Ayan. Okay? Kung may hindi kayo nasundan sa tutorial natin ngayon, pwede kayong mag-comment sa baba. Or mag-join po kayo sa Facebook group natin. At pwede kayong mag-post doon ng inyong mga katanungan. At hanggang dito na lang, ka-hotspot at ka-piece wifi. Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod nating mga videos.